Hello guys, this is Kuya Dong. Hindi ba kayo nagtataka bakit may kaguluhan, may sakit, may pagdadalamhati, may patayan, dito sa mundo? Bakit nga ba, mga kaibigan, mga kapatid, bakit nagpapatuloy ang kasalanan hanggang ngayon? Bakit nga ba, mga kaibigan? Ito ay dahil kay Satanas. Habang andito pa si Satanas sa mundo, ay magpapatuloy ang kaguluhan, ang sakit, ang patayan, ang pagdadalamhati natin. Yan ay magpapatuloy, mga kaibigan, sapagkat yan po ang trabaho ni Satanas. Ang sirain tayo, ang patayin tayo, ang sirain ang mundo natin, ang guluhin ang mundo natin. Yan po ang trabaho ni Satanas. Ang trabaho ni Satanas ay attempt tayo na gumawa ng mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ang gusto ni Satanas ay mapalayo tayo sa Diyos. Kaya nga naman, mga kaibigan, may mga patayan, may gyera, may kaguluhan dito sa mundo, sapagkat iyan po ang trabaho ni Satanas. At ang tanong naman dito, mga kaibigan, marahil mapapaisip tayo, bakit hinahayaan ito ng Diyos? Well, mga kaibigan, ito ay mahirap na katanungan, mahirap din sagutin, pero kung pag-aaralan natin ang Biblia, may apat na reasons akong nakikita kung bakit hinahayaan ito ng Diyos. Unang reason na nakikita ko, mga kaibigan, ay dahil tayo mismo ay lumalayo sa Diyos. Kaya tayo ay naghihirap, kaya tayo ay nagdadalamhati, kaya tayo naka-experiences ng mga sakit, kaguluhan, dahil tayo mismo ay lumalayo sa Diyos. Ang Diyos po ang source ng blessings. Pag tayo po ay nasa Diyos, tayo po ay may peace. Lumalayo tayo sa Kanya, kaya tayo ay naka-experiensya ng kaguluhan, ng mga sakit, sapagkat po tayo mismo ay lumalayo sa Diyos. Pangalawa pong reason na nakikita ko, bakit po ito inaalaw ng Diyos, ay para po makita ng Diyos na tayo talaga ay karapat-dapat doon sa langit na hinanda Niya. Ang langit po ay wala ng pagdadalamhati, wala ng sakit, wala ng kalungkutan. Ito pong mga nangyayari dito sa mundo is test po ito Niya, para makita Niya kung tayo ba talaga ay karapat-dapat doon sa langit. Ang pangatlo pong reason na nakikita ko, bakit Niya inaalaw itong lahat na ito dito sa mundo, ay dahil po para patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos. Every trials, every challenges, every experiences na masasama na na-experience natin dito sa mundo, mga nakikita natin, mga naririnig natin, ito po ay test of faith, mga imigan, mga kapatid, upang patatagin ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Diyos. Ang pang-apat po na reason na nakikita ko, bakit po ito hinahayaan na mangyari ng Diyos sa atin, ay sapagkat para maalala natin na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Para po tayo ay manumbalik sa Diyos, para po ma-realize natin na we can't live without God. Yan po ang mga reasons na nakikita ko sa pag-aaral ko ng Bible, bakit po inaalaw Niya itong mga masasamang pangyayari dito sa mundo, at bakit po naka-experience tayo ng mga trials, challenges. Sana po may natutunan tayo sa maikling video na ito kung bakit nagpapatuloy ang kasalanan, ang kaguluhan, ang sakit dito sa mundo, at bakit inaalaw ng Diyos itong mangyari sa atin. This is Kuya Dong. God bless sa ating lahat.